sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, paano po ang dapat gawin? Paano po kung walang access sa online, saan pwedeng magparehistro? We have mentioned na kaya pong magrehistro maski gamit lang ang cellphone. At magpatulong tayo sa ating mga anak at apo kung hindi tayo marunong, o mga kapitbahay o OSCA or FISCAP. Pero kung wala talagang online, then yung nasa link ng ncsc.gov.ph, pwede naman nating iprinta at susulatan at doon i-encode natin. So marami pong mga local governments, dahil tinulungan din tayo ng DILG, ano, Ms. Mencho. Maraming local governments na nag-imprinta ng data form, at yung mga data form na nakuha nila, sila na nga mismo ang nag-encode. Yung iba na ayaw mag-encode or walang kakayahan mag-encode, binibigay din nila ito through channel, at tinatanggap natin ito. Of course, we would like to really encourage all local governments na encode nila, dahil yung papel na mahahawakan nila will also be their record, which should also be kept, dahil very confidential po ang mga data na nasa data form. Okay, so once po na na-encode na yun lahat or nakapag-rehistro na, na-submit na nila online, paano po malalaman ng isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila dun sa database? May registry number po ang senior citizen na nagre-rehestro, at may access code din. So if they take note, isulat lang nila or i-memorize nila yung RRN, na yung registry number at saka yung passcode, then pwede nilang matingnan uli kung talagang na-rehestro ba sila. Or if not, ang isang alternative, Ms. Mencho, is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date. Okay. At malalaman din nila kung talagang narehistro ba sila. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, paano po ang dapat gawin? Well, Ms. Mencho, pagka ganun, we would like to receive a letter or a note galing sa kanila, kasi hindi madaling i-change yan. Kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan may change. And that is why once na ipasok na nila, kaya dapat before ipasok, kailangan klaro yung isusulat nila. At once na ipasok na nila, hindi na po madaling i-change, lalong-lalo na yung mga substantial na data tulad ng pangalan, so, saan at po, date of birth. Saan po nila ipapadala po itong sulat na sinasabi niyo po na kailangan, na parang letter of request? Pwede pong sa link natin, okay, sa ncsc.gov.ph, or pwede rin sa ating email, ph.ncsc@gmail.com. Alright. National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano.